Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristiyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng Punto por Punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Okay, at Rev D na ba yung dalawa nating magigising na debatista? Yes, sir. Yun. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko munang magpapakilala. This is Admin Russia pala ng Debaters Convention, ang inyong moderator sa gabing ito. At gusto ko lang basahin yung inyong mapaksa, no? Wait lang ha, titingnan ko lang. Si Apostol Peter ba ang rock sa Mateo 16 verse 18? Affirmative dito. I think, ano to? First speaker, second speaker to, diba? So, ang first speaker dito, si Brother Wendell Talibong, na patanong to siya eh. So, si Apostol Pedro nga, sa Catholic. Negative naman si Brother Alex dito sa si Peter na dito sa Mateo 16:18. At ang ating gagamitin ay Debaters Convention Standard Rules, yung ating 10-7, no? At meron tayong rules na rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung merong tanong na tama o mali, yes or no, sagot muna bago magpaliwanag. Kung hindi nasasagot, rule number 3 natin, ang categorical natin, pwede kayong magsabi ng single phrase na bakit hindi nyo nasasagot, pero hindi ko kayo hahayaang sumagot ng 20 seconds dahil hindi nyo na nga nasagot yung inyong categorical. So pwede kayong magsabi na wala doon sa option or next question or anything na inyong reason bakit hindi nyo sinasagot. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itininding ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na kayo magtanong ng kahit ano dyan, inalatag man o hindi inilatag, basta pasok sa pinag-uusapan, syempre. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng tatlong warning mula sa akin, na bihirang-bihira ay may disiplina yan. At rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9 natin, no unpro attitude. Alam nyo na to. Kasama dito yung pagbanggit ng mga salitang hindi kaaya-aya. I think alam nyo na to, yung tinatawag na parang pagmumura dito sa Pilipinas, mapaslang ba yan or English ba yan? Hindi natin papayagal na yan. No challenge question pala, rule number 10 natin. Yung mga tanong na kung mababasa ko, aminin mong sinungaling, mga ganon. Merong mga, so wala tayong ganon na mga tanong, mga bro. Rule number 10 natin, rule number 11, no objection during conclusion. Rule number 12, respect the admin at moderator decision is always final. At rule number 13,
ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes, sumasang-ayon po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, at baka pwedeng mag-request ng 15 and 10 para mas maganda. Affirmative, anong response natin? Walang problema. Okay, thank you. Again, okay. Yung 15 and 10 pwede namang maging 10 and 10, depende sa latag, pero mas maganda yung may extra time just in case na makapos tayo, bro. Okay, so 15-10 tayo, no? At yung max natin ay 15 ayon sa pinagkasunduan nila. So hindi na natin patatagalin itong debate na ito at simulan na natin. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative. Brother Wendell Talibong ng Catholic, your time start now, bro. Okay, maraming salamat. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan at maraming salamat din ni kapatid na Alex Santos na nagiging kaharap ko sa isang maginoong talakayan tungkol sa sino ba ang tinutukoy na bato ayon sa San Mateo Kapitulo 16-18. Dahil alam naman natin na ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, gamit yung halimbawa ang Biblia, ang kanilang interpretasyon ay umiikot sa original Greek Bible in which the New Testament was written. Sa Mateo Kapitulo 16-18, ang sinabi sa ang Biblia, ikaw, Pedro, na sa Greek ay Petros, yun po'y panlalaki. At sa ibabaw ng batong ito, sa Greek Petra, yun po'y pambabae. Itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. So, sa translation mula sa panlalaking Petros patungo sa pamabaeng Petra, umiikot ang kanilang interpretasyon at aral. At minsan nga, merong translation sila na ang nakasulat sa kanila katulad lang umano sa pagkasabi, "You are actor and this actress I will build my church." Ikaw ay aktor at sa aktris na ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano po ba ang kaugnayan dito? Kaya yung Petros at Petra, napakalayo talaga para sa kanila. So, yun ang mga doktrina ng mga nagsusulputang sekta na napaka-anti-papasi-abayas. Pero kung tingnan natin ang kasulatan, halimbawa, bakit anti-papasibayan? Sa King James Version, napaka-paborito nila kasi. Ito po, King James Version. Halimbawa, sa ang translation nila sa San Juan Kapitulo 1 tungkol kay Pedro 42, ito ang mabasa. "And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is, by interpretation, a stone." So, at sa isa na naman na salin, itong tinatawag na New King James Version, para palitaw nila yung Petros ay stone talaga yan, ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 42 ay ito. "And now, when Jesus looked at him, he said, You are Simon the son of Jonah. You shall be called Cephas, which translated stone." Stone pa rin. Bakit stone? Nasa aking kamay ngayon,
ang dalawang diksyonaryo, yung Greek grammar beyond the basics, and itong tinatawag na Collins English Greek Dictionary. Mabasa natin dito, mga kapatid, sa pahina 796 na yung Petros sa Greek, dalawa ang ibig sabihin. Ang translation, Petros, na pwede siyang i-translate na stone at pwede siyang i-translate na rock. Kaya, yung ibang sali na Bible na kinuha galing sa King James Version at New King James Version, itong tinatawag na New Testament Breakthrough Version, ang mabasa na natin sa Juan Kapitulo 1, versikulo 42, ito, He brought him to Jesus, and when Jesus looked at him, said, You are Simon the son of John. You will be called Kephas in Hebrew, Peter in Greek, which interpreted rock. Oh, dahil dalawa ang ibig sabihin ng Kephas, at ito din ang mabasa natin sa isang Protestant translation. Ito ang mabasa natin sa translation sa Juan Kapitulo 1:42. Ang Kephas, Peter, or Rock. Yun din. Okay. Balikan natin ang Juan Kapitulo, Mateo Kapitulo 16-18 sa isang sali na Biblia, dahil ang patutunayan ko na itong Rock, ang speaker kasi, ay ating Panginoong Hesukristo. At ang speaker ay gumagamit siya ng this. This singular pronoun, third person. At kung tingnan natin ang Bible Community, Christian Community Bible, ito ang mabasa natin sa Matthew Kapitulo 16-18. And now I say to you are Peter or Rock. And on this rock, I will build my church. So, ang aking tungkulin ay patutunayan ko na ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ay tumutukoy kay San Pedro. Dahil sa original Greek Bible kasi, yon ang kanilang gagamitin. Kago disoy, lego hoteso iyo Petros, kay ipitaute Petra, o ikudumiso monte ecclesia. At dahil dito, doon sila maglaro ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Ang Petros ay iba sa Petra. Ang Petros para sa kanila ay stone. Ang Petra ay para sa kanila rock. At iyon din ang gagamitin nila, lalo na sa Latin Bible. No? Sa Latin Bible, dito ating makita sa San Mateo Kapitulo 16-18, et igo deko tibi kiato is Petros, et soperam Petram, edificabo iglesiam miam. So kung pansinin, sabi nila na napaka layo sa Petros at Petra, may pagkakaiba talaga, no? Ang Petros at Petra. Kaya, lilinawin natin kung bakit ganyan. Dahil, tandaan natin na ang ginagamit na language bago pa man isinulat ni San Mateo sa Greek, ang language na ginagamit ng ating last 7 minutes ay Aramaic. At sa Aramaic, ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. At ena amar na lak datu kepa wealhadi kepa ebne leti. So, dito, ang salitang kepa, rock, kepa, so, rock, tumutukoy kay San Pedro. At tandaan natin, sa Aramaico, yung kepa, masculine, feminine, at neuter, ito, sa Aramaico, yung maliliit na bato, ang tawag dyan ay evna.
kung tingnan natin ang diksyonaryo, EVNA, at kung punta naman tayo sa Greek, no? O, punta muna tayo sa strong definition nito. Diyan sa Kepas, strong definition J2786. Sa Chaldee origin, the rock, Kepas, that is Kepa, surname of Peter Cephas. So, yun ang sa mga Bible scholars. Yan. So, how about naman yung maliit na bato? Ang maliit na bato sa kung tingnan natin ay lithos. Sa Thayer definition J3037, a stone, a small stones or building stones, metaphorically of Christ, lithos. So, at ang nakasulat, kagudisoy, liguhotiso iye Petros, kay epitao te Petra, oikodomiso monte ecclesia. So, yung larger than lithos, yun ang tinatawag din, kung tingnan natin ang strong definition J47 sa mga Bible scholars, ay Petros. No? Apparently, primary word, face rock larger than lithos, name Petros, an apostle Peter rock. Kaya merong mabasa tayo na translation, and so I tell you Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church. Sa definition naman ng kepa o kepas na nanggaling sa Aramaic, strong definition J2786 of Chaldee origin, rock kepas. Ayun, tumutukoy kay San Pedro. At sa King James Version, ilang beses na mabasa natin na si San Pedro ay tinatawag na kepas. Halimbawa, sa unang Corinto 9:5, ang kanyang pangalan na Aramaic origin, Kepas, binanggit dito sa unang mga Corinto Kapitulo 1, versikulo 12. Sa unang mga Corinto Kapitulo 3, versikulo 22. So, ilang mga talata sa King James Version, binanggit ang salitang Kepas, pero sa original dictionary Greek, kahit nga ang salita sa early Christians umano, ang salitang Petros, Petra, dalawa din ang ibig na kahulugan. Sa pahina 696, ang rock na Petra ay tumutukoy din ito sa stone o rock. Oh? So, dalawa din ang kahulugan. Tulad din sa Petros. Pero, pag maliit na bato, malinaw sa tinatalakay diyan, ay tumutukoy sa lithos. At kung sa Aramaic, evna naman ang maliit. Ngunit, sa original Aramaic language na language ng ating Panginoong Hesukristo, af ina amernalak dato kepa, we alhadi kepa ebne liti. Kaya, ang bato na tinutukoy diyan sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, na patunayan ko gamit ang kasulatan o Biblia na ito'y tumutukoy kay San Pedro, at nabasa natin sa Christian Community Bible, Mateo 16:18, and now I say to you are Peter or rock, and on this rock I will build my church. Ito ang katuparan sa hula noon pa man. May hula na nakasulat sa Biblia, lalo na sa Hagay Kapitulo 2, versikulo 15. Ito ang ating mabasa, na bago ang bato ay nakapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. So, may bato
na nakapatong sa kapwa bato. Hindi naman tayo tutol na ang ating Panginoong Hesukristo ay primary rock. Ngunit di natin matutulan na last one minute. Kristo ang nagbago sa pangalan ni San Pedro batay sa Juan Kapitulo 1:42 na kepas ibig sabihin rock. Kaya sa original Aramaic language of ena amarnalak dato kepa, yung Petros hindi evna ang ginagamit. Kepa talaga. At ang kepa ay rock. No? At ina amar na lak dato kepa. We al hadi kepa ebniliti. And so I tell you, Peter, sa ibang salin, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Kaya na tupad kay San Pedro ang hula sa Hagay Kapitulo 2, versikulo 15, na ang bato ay nakapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Yun po. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, affirmative, Brother Wendell Talibong ng Catholic. At dako tayo sa ating 10 minuto ng pagtatanong ni Brother Alex. Set ko lang yung time niya at saka paki-unmute Bro Alex ng Independent Bible Believer. 10 minutes bro, your time start now. Tanong. Okay bro, sinabi mo kanina yung tungkol sa Petras ay babae. Yes or no? Yes. Kaya kung ang argumento sa masculine na yung Petra ay babae, di pwede yan kay San Pedro, lalo na kung yung argumentong gender na yan ang gagamitin, di pwede kay Kristo dahil ang ating Panginoon Jesucristo feminine, hindi pang babae. Okay, kasi hindi naman ako magaling sa binanggit mong ganito, ano? Pero nag-research ako ng Petras, nakalagay doon ay rock. Yun yung tinatawag na big letter, rock. Tinatanggihan mo ba na yung Petras ay hindi si Jesus? Yes or no? Okay, maraming salamat. Tinatanggihan ko ba na hindi yan si Jesus? Kung sa San Mateo Kapitulo 16-18, yun tumutukoy kay San Pedro, no? Hindi ako tumatanggi na ang ating Panginoon Jesucristo ay primary rock. Ngunit siya na primary rock ay nagturo kay San Pedro. And on this rock, next question. Hadikepa. Okay, so pwede nating sabihin na yung Petras ay si Jesus Christ. Yes or no? Kung sa San Mateo Kapitulo 16-18, di pwede. Tumutukoy yan kay San Pedro. Okay, so can you explain saan mo mailalagay ang Petras? Okay, mailalagay natin yan, napakalinaw kay San Pedro, or using the original Aramaic language, ap ena amarnalak dato kepa we alhadi kepa ebnelete. Dahil yung Greek at Latin merong gender. Yung Petros tumutukoy sa panlalaki. Okay, so yung Petras dito, sa nakita ko sa Wikipedia, Petras is a masculine given name. It is a cognate of Peter, which is derived from the Greek word Petros. So yung Petros daw ay Petras din. Kumbaga, parehong bato, and it says masculine. Tinatanggihan mo ba yung meaning nito sa Wikipedia? Yes or no? Di ko yan tinatanggihan dahil yun ay nagdagdag patunay sa proposisyon natin ngayon. Na si San Pedro ang tinutukoy sa San Mateo Kapitulo 16-18. And on this rock, I will build my church. Kaya sa ibang salin, you are Peter, rock. So, pwede mo nang, kung tinatanggap mo to, tinatanggap mo na rin, Petras is masculine. It's not feminine. Yes or no? Sabi ko kanina, Petras referado sa masculine at feminine, no? Pero sa Greek grammar merong gender. Yung kago diso ilegohotiso iyo Petros kay epitaute Petra, yung Petra tumutukoy next question masculine at feminine.
So pwede nating it could be either or, yes or no. Kung sundin natin ang grammar, grammar sa Greek at grammar sa Latin, hindi pwede. Pero kung punta tayo sa Aramaic, walang gender ang Aramaic. At ena amar na lak dato kay pa welhadi kay pa ebneliti, yun is tumutukoy kay San Pedro. Next question. Okay, upon this rock, I will build my church. Kung makikita mo ako, sinabi ba niya na Peter, nakapoint ba siya kay Peter o nakapoint siya sa sarili niya? Ano ang masasabi mo? Una, kapatid, hindi television at movie ang pahayag na yan. Pero kung sa grabar tayo, ang first speaker, ang ating Panginoon Jesucristo, gumagamit siya ng this third person singular pronoun. At kung batay sa mga mabasa natin salin, and on this rock you are Peter. Mabasa natin yan sa ibang salin. Okay, so yung this na yon, ina-assume mo grammarly wise patukoy yon kay Peter, yes or no? Yes, kung mabasa natin ang ibang salin kasi dahil ang aking right side, babasahin ko sa Matthew 16:18, and so I tell you Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church. Okay. Next question. So, pag tinuloy mo sa Matthew 16:23, dito sinabi sa 23, but he turned, he is Jesus, and said to Peter, maliwanag to, said to Peter, get thee behind me, Satan. Ano ang ibig sabihin ni Jesus doon na and said to Peter, get thee behind me, Satan? Sino yung kausap ni Jesus Christ doon? Yes, si San Pedro ang kausap niya, pero hindi sinabi ni San ng Panginoon Jesucristo, get behind me, Peter, you are Satan. Ang pinaalis si Satanas na gustong lumilingla sa isip ni San Pedro ayon sa San Lucas Kapitulo 23, versikulo. Okay, so pwede mong sabihin sa akin na si Peter ay pinasukan ni Satan, yes or no? Hindi. Yeah, sa iyo lang yan na interpretasyon. Dahil yung sinabi, diyan, get away to me, Satan. Hindi sinabi, get away to me, Peter, you are Satan. O you are possessed by Satan. Hindi sinabi diyan. Si Satanas ang pinaalis. Okay. Next question. He turned and said unto Peter, comma, grammarly, sinasabi mo kasi magaling ka sa grammar eh. And said unto Peter, get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for the savorest not the things that be of God, but those that be of men. Peter said something to Jesus that Jesus rebuked. He rejected it. Kaya sabi niya, thou art an offense to me. So, sino yung offense na offense sa kanya, sinasabi niya? Yung ba yung espiritu na nakapasok kay Jesus, kay Peter that time? Yes or no? Okay. In that context, it is true that Christ once called Peter Satan for trying to stop the crucifixion in Matthew Kapitulo 16:23. And he knew Peter would later deny at his trial. In the Aramaic word language, Satan, ibig sabihin, Satanaw. Okay, so ang sinasabi ko, that time, Satan get into Peter and said something that is offense to Jesus. Yes or no? Yung pahayag ni San Peter na paghinder. Objection. Time stop. Unahin muna natin yung objection. Ano yung objection ng ating negative? Ika-clarify ko kasi magaling si brother sa mga tinatawag dito, yung mga grammar. So sinabi ko yung context ng buong context nitong Matthew 16:23. Sabi ko, yes or no, that time ba pumasok ang espiritu ni Satan kay Peter na may sinabi siya na ni-rebuke ni Jesus Christ? Yes or no? Yes or no? I think yung categorical dito, bro Wendell, sasagot ka na sa categorical, bro, or magka-counter-object ka muna? Sasagutin ko. Okay.
Okay. No. Hindi sinabi sa naturang konteksto na Peter was possessed by Satan. Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang nakikita kay Satanas, kaya yung tentasyon ni Satanas na magiging hadlang si San Pedro sa kanyang intensyon, yon ang ipinaalis, hindi si San Next Pedro. Question. So dito sa thou art Peter but he turned and said unto Peter, hindi pala si Peter ang kausap niya dito where he said unto Peter. Siya ba ang kausap dito? Yes or no? Sa San Mateo Kapitulo 16-18 ang mabasa, kung diyan sa talata na ginagamit mo, yes, tumutukoy kay San Pedro, San Mateo Kapitulo 16 versikulo 23, ngunit yung Satan na sa Aramaic Satanam, Henry, opponent, obstacle, reperado yan sa kalaban na pinaalis. Next question. Kristo, San Lucas Kapitulo 22:31. Okay, ulitin ko ulit ang question ko. It's a yes or no. Sa Matthew 16:23, hindi si Peter ang kausap dito, si Satan ba? Okay, ito ang sagot. Tumutukoy kay San Pedro yung you are Peter. Pero yung Satanas ay tumutukoy ni Satanas na magiging hadlang ayon sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 31-32. Okay, so yung dito sa Matthew 16:23, nandoon pala si Peter at nandoon din si Satan. Yes or no? Yes, kung tingnan natin ang konteksto sa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 31, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng isang trigo. Subalit, dalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kaya nga. Next question. Pero pag Satanas, dalangin. Kailangan pala ng pananampalataya. So capable pala si Satanas para ma-impute o masumanib sa tao. Yes or no? Yes. Capable si Satanas na sumanib. Kaya nga, sumanib siya ni Judas. Pero hindi siya nakasanib kay San Pedro dahil sa San Lucas Kapitulo 22, versikulo 31-32, idalangin siya ng ating Panginoong Hesus at inutos. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. But syempre, dako tayo sa kanyang first stand din or bilang negatibo na si Pedro doon sa Mateo 16:18, Bro Alexander, your time start now, bro.